buhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Makasaysayan gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chu, isang public historian. Welcome to Vibal Group, kasaysayan kay saya. Yan, mga kaibigan. Okay. So, una binabati po natin ang ating mga bossing, ano? Ang ating mga bossing. Sino po sila? Siyempre, ang ating El Presidente, si Sir Gaspar Bibal. Okay, nandiyan din po, of course, si Ma'am Rio, si Christine Mandigma, Rio Brihino Lim. O, ang ating mga kasama sa Bibal group. At siyempre, si Kim Carl Lorente, Benis de la Cruz, Balboa, Benis Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Lyle Dino, at siyempre si Bujay Sedutan, Jose Aurelio Sedutan. Isa na natin ang gabing ito sa pagbo-broadcast ng programang ito ng Bibal Group. So ngayon naman po, binabati rin natin ang ating mga early bird na nakatabay sa atin. Las Piñas historian, si nakatabay mula sa bayan ng Las Piñas. Ano, bakit hindi common, Mr. Ed Araneta? Don't worry, Sir Ed. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong... Hindi ko nga alam kung bakit. Bakit hindi Commonwealth ang Pinas? Ipaliwanag mo. Bakit mo ako inuutusan? Bakit hindi Commonwealth ang Pinas? Bakit? Wala na yung mga Amerikano, di ba, nung Commonwealth ng Pilipinas. Anyway, ano man nito, no? Mr. Araneta. Sige. I-clarify pa natin siguro yung ating katanungan. Anyway, sige. So, binabati rin natin siyempre ang aking nanay, Vilma Briones Chua. At binabati rin natin si Noela Maii Orozco. At siyempre yung mga gusto pa magpa-shoutout, mag-shoutout lang ho tayo, mga kaibigan. So, ngayon po, maya-maya po, pag-usapan natin ang isang topic, no, na talagang importante po sa kasalukuyan. At tanda natin, ang politika ngayon, napakabilis na mga pangyayari. Ngayong araw mismo na ito, ngayong hapon lamang, nalaman ng sambayan, nagulat ng sambayanan na napalitan na po, apparently, ang ating Pangulo ng Senado, no? Kasi Juan Miguel Zubiri. At hindi natin alam actually kung ano yung mga pangyayari na nasa likod nito. Basta nabanggit na ousted na daw siya ng kanyang mga kasama. No? Kung nagkaroon ng kudeta siguro sa Senado. At diba? So may mga ganyang pangyayari sa ating politika. Meron ding parang ang tingin sa politika ay negatibo. Diba? Pag sinabing, ay, namumuliti ka. Napaka-negatibo ng tingin natin sa politika. Parang, pag namuliti ka kaagad, it's about corruption. Di ho ba? Oh? Binabati natin si Eupemio Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines. So, Jun, thank you very much for watching. So, marami yung parang disgruntled, parang ayaw nilang makisangkot sa politika sa Pilipinas. O kung ayaw nilang makisangkot sa una, ayaw nilang maging politiko. Ibig sabihin, dahil masamang maging masama ang politika, parang mayroong agam-agam na maging politiko. No? Eh kaya siguro ganito yung bayan natin, 'di ba? Kaya tayo parang wala tayong mga matitinong leader kasi matitino ayaw maglingkod. Oh. Eh pero ano bang nangyari, 'di ba? Paano ba natin 'yan malulunasan? 'Di ba? Tapos ano pa ba? So yun, maya-maya ho, makakapanayam natin ang isang political scientist para makita yung kanyang kasaysayan at yung halaga rin ng political science sa kanyang kasaysayan. It turns out also that the person that I'm going to interview today ay bahagi po ng, ay nanggaling po sa aking kusan ako sinilang, yung bayang sinilangan ko na ngayon ay lungsod. Ito yung Tarlac-Tarlac.
And I really, ang isa sa purpose ko sa interview, aside from the political science part, is I really want to flesh out his memories of those times when he was born and when he was growing up in the 1960s. Kasi si Sir Doy Romero, yung ating na-guest pala, ay kumbaga parang around the same time din na kaedad ng mga magulang ko. Around the same time. Nanto na nakatira sa Tarlac, no? So, yun po. Yun po ang ating titingnan ngayong araw na ito, no? Kaya maya-maya lamang po ay magkakasama po tayo matapos po ang ilang paalala. Bertong Kunat! Daryong Dagol! Ano tong balita pinagkakalat mo dito sa baluarte ko, ha? Anong balita? Huwag ka na magmaangangan pa! Ayun ba? Ha? Hindi ba totoo naman? Nasabi ang lunas sa COVID. Alam mo ba kung nasan ang bulkan mayong? Nasan naga talaga yung? At higit sa lahat, fake news talaga yung ads revolution. Ungas ka ba? Ano ba pinagsasabi mo? Saan mo pinagkukuha yan? Siyempre, nag-research ako, no? Sa Tuktok University. Palibasok kasi at ugot ka na at laos, kaya hindi mo alam yon. Ano, ha? Lord naman! Magpaulan ka naman ng katalinuan! Reliable source of information, sari-saring content na isinulat ng mga eksperto, mga librong de kalidad na abot hanggang sa doomsday, tumawag ka lang sa akin. By the way, hindi ako si Lord. Ako si Vibal. Opre, tingnan mo to. Di ba sabi ko sa'yo, totoo ang EDSA Revolution? Oo nga, no? O tapos ito. Wala pala talaga sa Naga ang bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo eh. Yan mga kaibigan, ano? Ang paalala sa atin ng Vibal. Maraming mga aklat po ang Vibal, hindi lamang po textbooks, kundi tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. At actually, maraming mga bago kayong maaaring abangan, no? Ito nga eh, at meron dito na napakaganda din. Ito yung kay Jonathan Best. Philippine Colonial Photography of the Cordilleras. Ayan, napakaganda nung aklat na yan kasi malinaw yung larawan mula sa Cordilleras from ng mga sinaunang photographs pa. Oh? Pinapaliwanag din yung kasaysayan at kultura na makikita natin. Related po sa ating topic ngayon, Journeys Through Our Contemporary World, no, na textbook ni David Michael San Juan, Dr. David Michael San Juan ng De La Salle University, para sa yung tinatawag na subject sa senior high school na contemporary world, no? Araling panlipunan, contemporary issues, no? So nandito yan. Napakaganda pong mga aklat. At siguro isa pa siguro bago tayo magsimula. Ano pa ba ito? Ah, siyempre, yung ating napakagandang Intramuros, The Story of Old Manila, at yung Paseos de Intramuros, A Guidebook to Manila's Walled City, no? Ay mabibili na rin natin sa Vibal Group, no? Kasama rin siyempre yung aking ginagamit sa klase na favorite Philippine History textbook ay yung Unraveling the Past. Ayan. No? So, napakagandang makita natin yan. Actually, kung mahilig kayo sa comics, meron tayong mga comics na nirelease ulit ni Francisco B. Coching, El Indio. Ayan. Francisco Coching, national artist yan, ha? Ito naman, Ang Barbaro. So, inipon ako yung comics para humabasa nyo ng tuloy-tuloy yung nobela. No? So, mga klasikong storya ng ating national artist. At syempre, yung celebrated ngayon ay yung mga visual guide. Philippine Games,
A Visual Guide to the Manila Acapulco Galleon, The Heritage Dishes of the Philippines. Oh, marami pa hong iba, no? Yan ang ating ilan sa mga aklat sa Bibal na pwede ninyong matingnan at mabigyang anong tawag dito? Ma-enjoy kumbaga, no? So, yan. All right. Sige. So, ngayon po eh actually maganda yung ating gagawin ngayon sapagkat ang pag-uusapan nun natin may kinalaman sa science o agham, may kinalaman sa social science o agham panlipunan, at may kinalaman sa agham pampolitika o political science. Ang akin pong Laspingan Story, sabi niya, halalan sa Pilipinas noon at ngayon, gaya ng kampanyahan, kampihan, maging dayaan, sana ay mahaginan. Okay, sige, tingnan natin mamaya. Salamat po. My sister Chow Chua is watching. So, ito pong aklat na ito, Science for Social Change, Helping People Help Themselves. So, paano ang siyensya, agham, ay ginagamit sa pagbabago ng lipunan? Ito po ay pinublish ng Department of Science and Technology. At ito ay ang author po nito, ang mga kapanayan po natin. So, ang ating po author, makikilala natin siya kasi hihimayin natin yung kanyang karera. Pero makikilala ko na po siya. Siya po ang author ng aklat na ito. At siya rin po ay kolumnista ng Philippine Daily Inquirer at nagtuturo po ng agham pampolitika sa Ateneo de Manila. Wala pong iba kundi si Dr. Segundo Joaquin E. Romero, mas kilala sa pangalang Sir Doy Romero. Makasaysayang gabi po, Sir Doy. Magandang gabi. Ciao. Yon. Yes. Salamat po. Nakasan ko lang konti yung aking monitor. Gaganda ng mga librong inilahad mo, ah. Kailangan palang bumisita sa Vival. Matagal na ako hindi nagpupunta sa mga bookstores. Naku, sir. Kasi ang daming libro sa internet, hindi ba? Pero mukhang iba pa rin yung amoy ng tunay na libro. Diba? Maalala ko ng elementary school ako, kaya gusto ko nagbabasa ng libro kasi gusto ko yung amoy ng libro na New Cathedral Times, Chicago, Illinois, mga ganun. Ako, New York. Kaya ka makita niyo, sir, tambak na rin yung libro ko dito. Hindi ko na mabasa lahat, pero gusto ko nandiyan lang sila. Babasahin din natin yung mga yan. Pero sir, kaya nga kasi masarap yung ng libro. Now, bago natin puntahan yung agham panlipunan part nung hat. And by the way, siguro i-invite ko kayo sir pagdating ng September, magkakaroon ng Manila International Book Fair. At diyan talaga one stop yan. Lahat ng mga mahalagang mga aklat saka mga nagpa-publisher, ay naroon at talagang hindi na kayo mapapagod. Actually, mapapagod kayo pero at least isang ikutan lang. Yan. So anyway, ito po no, maganda hong mabago yung agham panlipunan part. Interested din ako sa buhay niyo mismo because in this show, we want to know further about our experts by actually asking about their personal background, no? So kayo sir, ang tanong ko unang-una ay ano ba yung pinakamaagang memory na naaalala niyo pa hanggang ngayon? Well, dahil pinanganak ako ng 1950s at dahil, well, kung bata ka, talagang pamilya lang muna. Naaalala ko yung nanay ko, tsaka yung tatay ko. Tatay ko ay isang guro sa Tarlac High School. And so, ang naaalala ko dyan is palagi nakasubsub sa mga papeles. Lalo na kung dumarating ang eleksyon, dahil alam mo naman yung mga teachers, inaalila kung eleksyon . Nag-uwi ng napakaraming malalaking mga forms at matrabaho talaga. So, yun, ang isang naalala ko. Ang nanay ko naman,
masaya yung pamilya namin kasi magaling siya magluto. Anim kami magkakapatid. At mahusay yung aming household. Pero dahil 1950s yan, basically, naalala ko dyan yung remnants of the war, yung mga artifacts ng gera. Opo. Pati nga yung mga laruan ko eh, natatandaan ko yung meron akong laruan na parang unusual na aeroplano na double-bodied. Pero ngayon na lang na naintindihan ko, nakikita ko na actual planes pala yan ng World War II. I mean, they were part of the equipment. So ganyan yung mga laruan noon, mga jeep, mga aeroplano. Ibig sabihin yung actual po na aeroplano ang napaglalaroan ninyo noon? Nakakalat siya? Merong toys, pero yung mga toys dahil natapos ng gera, gawa sa kahoy yan, pero ang forma niya parang yung mga bombers nung design. So yun, sir, alam nyo, sabi ni, kasi si Winston Churchill began his autobiography with his very first memory. At ang nakita natin, parang yung pinakaunang, pinakamagang memory nyo ay parang, I think also defines what will happen to you. So yung parang nakita natin dito, politika na agad yung naalala ninyo. No? Dahil nga yung tatay nyo na high school sa teacher sa Tarlac National High School ay kasama doon sa mga nagsaserve during elections. Oh? Yeah. So, tama yun. Actually, napapalibutan ako ng mga Romero. Yung uncle ko naman, nag-serve sa Death March nung April 9, nagpunta ako doon sa Kapas Tarlac. Tinignan ko ulit yung pangalan niya. Nandun yung pangalan niya. And yun, teacher yun sa Tarlac College, Tarlac Trade School at that time. Mm-hmm. And yung tatay ko naman, tuturo sa Tarlac High School, di ba? So nakakatawa yan eh. Yung Tarlac High School, mas academically inclined. Ito yung mga nagpupunta sa college. Yung Tarlac Trade School naman, ito yung mga parang vocational. And Tarlac Trade School, ito po ba yung naging TCT? Tarlac Trade School. Tarlac Trade School yan, pagkatapos naging Tarlac College of Technology, yung sa Tarlac. And then meron Tarlac College of Agriculture. Sa Santa Ignacia. Opo. Diba? And ngayon, parang magkahiwalay na sila. Pero nung Tarlac College of Technology yata, parang dalawa lang silang kolehiyo ng Tarlac College of Technology. Pero ngayon, magkahiwalay na. So that's now Tarlac State University. Magaling yung university na yan, actually. Kakagulat. I was just there and recently, at nagulat din ako doon sa, kasi ako ay nag-judge sa isang parang research presentation ng mga estudyante, graduating students. Napakaganda ng topic. Hindi simpleng mga topics yung kanilang mga pinresent sa akin. And nahirapan din talaga ako mag-judge. But my next question would be, kasi di ba ang kwento nyo sa akin, actually I want to recreate the conversation that we had in the vehicle dahil ang dami nyong naikwento, I mean for para ma-document natin. Dami nyong naikwento about our town, our common town, which was Tarlac. So of course, I was born in the 80s. I grew up in the 1990s. I have a different generational memory of that town. We are lacking of post-war histories of Tarlac. And I think magandang material yung magiging kwento ninyo to start. No, anything that might lead to a more holistic history of our province, no, or at least of our town, local history. So, ang tanong ko noon, how would you describe Tarlac while you were growing up, no, based on sa mga observation yung nakikita perhaps while going to school o yung mga naririnig yung mga kwentuhan noon sa ating mga magulang? Well, yung Tarlac at that time was unusually progressive in my mind.
very adept in adapting innovations. Natatandaan ko yung mga tricycle. Actually, yung family ko was one of those who started the tricycle business in Tarlac. Wow. Ang laki na yan. Mga pedal tricycles. I think I was in grade 5 at that time nung umpisahan namin yan. And at the time, we had something like 21, 22 of these tricycles. So, ito yung mga pinipidal. Actually, makikita mo pa rin yung mga models na yan sa mga bayan ng Leyte, di ba, sa mga liblib. Pero at that time, naalala ko pa yung mga amoy ng mga bagong tricycle. Pagkatapos, merong painting yan sa harap. Di ba? So, the front of the tricycle had a Filipino motif painting. And nagtataka ko noon, sabi ko, gaganda nito mga painting na to ng mga bahay kubo, pero dito lang nila pinipinta sa harap ng tricycle. Di ba? Ganun yun eh. Ganun. And in Tarlac at that time, there were siguro mga 3 or 4 major tricycle operators. Kami yung isa, nakalagay dyan, Romero. And then there was this guy, this other one, ang kanyang call sign eh, you're my everything, Max. Yun ang nakasulat doon sa likod ng tricycle niya, you're my everything. So, and there were several, hindi ko masyado matandaan, pero itong dalawang ito. And parang nakita ko na yon. And of course, makikita mo na one of the reasons na Tarlac was very exciting was because melting pot nga eh, di ba? Mm-hmm. Like Ilocano, Kapampangan, Tagalog, English. And pagtitignan mo naman yung mga institutions na nangunguna. For instance, yung Don Bosco. Tarlac. UBTI is the first Don Bosco in the Philippines. Ah, first Don Bosco in the Philippines. Mm-hmm. And then yung Holy Spirit. Ako, nag-aral ako dyan until grade 4, Holy Spirit. Tarlac High School itself was the first public high school in the Philippines. Although, parang nabasa ko din na there was another high school in Iloilo na also had that kind of distinction. Although yung sa Tarlac, mas credible sa akin because of its proximity to Manila. So anyway. Yeah. Tapos may OCS colleges na ba noon? Yeah, merong OCS colleges. Mm-hmm. And of course, at the time, although when I was a student, I never really knew Camilo Osias, but merong Camilo Osias, it was the only other college, it was the only college at the time, kasi Tarlac Trade School, di ba? Katapos sa Osias College. So it was the only college in Tarlac at that time. Wow. Wala pa yung UP Tarlac, although that was to come in 1965. Mm-hmm. So there was diversity of peoples, and then yung mix pa ng mga taga urban area, di ba, doon sa poblasyon, tsaka yung influx from the rural area, ganda rin pa panoorin yon. Kasi at that time, ang mga jeep, talagang jeep, di ba, jeep na hinabaan ng konti, katapos meron pa nga kwan eh. I still remember na for the more far-flung areas, yung mga taga-western barrios, ang ginagamit nila nun, mga weapons carrier, which were really para silang jeep na malalaki. At ang daan, paglapas mo lang ng poblasyon, kwan na yan, bato-bato na yan, very rough. Sir, yung 1980s ba, yung F. Tanyedo ay hindi pa sementado? Hindi naman siguro, ano? Hindi, espaltado siya. Espaltado? Oo, espaltado. Espaltado. Oo. Kasi
Actually, dahil that was the main street, poblasyon, asfaltado yan. Pero yung semento came much much later. Right. Kasi natandaan ko yung 1950s, 1960s, may kaminero pa nga nun eh. Alam mo ba yung mga kaminero? Ano yung kaminero? These were public employees, parang mga Metro 8. Pero nakasuot sila ng long red pantspagkatapos white kamisa. And then sila yung naglilinis. Binawalisan nila yung mga streets. Kaya kaminero tawag sa kanila. Ang galing. And of course, kalesa, di ba? Yun. Maraming kalesa. Although nung nasa grade 5 na nga ako, eto na, darating na yung mga tricycle. And after the tricycles, dumating yung mga koni. Yung mga koni, parang napakaliit na nakikita mo yung mga Suzuki na four-wheel drive ngayon na mas maliit pa doon. Dalawa sakay sa harap tsaka dalawahan lang sa likod. So ewan ko kung bakit nauso yun. But at that time, parang mas marami pa nga isasakay yung tricycle eh. But siguro dahil ma-traffic and they didn't want to have bigger vehicles, public utility vehicles. So, yeah. Pero sir, ito, so yan, ang ganda kasi na i-visualize natin na as you said, Tablac was parang bakit may innovation, di ba? At that time already, 1950s, and then you have all these vehicles coming in. There was a parang part na naikwento nyo sa akin na remember that Tablac is also the place where Hacienda Luisita is. And of course, Hacienda Luisita was the plantation of the what we call the Tabacalera. It was a Spanish company, no? But apparently, what happened was the Spanish owners or the Spanish personnel of the Tabacalera were harassed by the hooks, no, in the 1950s. So eventually what happened was, and not just the hooks, even after that yung mga lost command na tinatawag natin because the hooks surrendered to President Magsaysay, pero may mga iba pang commander who continued, and pinapatay nga nila itong mga Spanish na ito. And of course, to cut the long story short, eventually the hacienda was sold to the Cohuancos through a GSIS loan. And parang nabanggit nyo sa akin na apparently there was a time na kasi yung inner sanctum of the Cohuanco family, yeah, including of course the Aquinos, was a place called Sitio Alto in Central. It's Barangay Central kasi Central Azucarera de Tarlac, o yung milling. Apparently, may mga experiences so kayo doon. Kasi I was in UP Tarlac at the time. So, first year and second year sa UP Tarlac ako. Eh. And one of the fellow students there was a certain Nicky Aquino. Kita-kita mo, Aquino talaga eh. Ewan ko kung saan siya nang galing, but I don't remember. But he came from Manila. So nag-aral muna siya doon, and dahil medyo pabling, mga babae, tsaka astang mayaman, so pina-enroll sa Tarlac. So anyway, doon sa Tarlac naman, nakabarkada ko yan. Kasi siguro naman ako yung medyo serious student. Tsaka I was also the president of the UP Student Council when I was in the second year. So, nag-click kami. So, pag kumisan, kukuha kami ng mga dates. Actually, siya lang yung may date. Meron lang alala yung date niya. Tapos ako yung sabit doon. Diba, magsuswimming kami doon sa
sa Alto. Anyway, I remember that. And kunwari, magre-review kami. Pati nga yung bahay nila dyan sa malapit dyan sa Welcome Rotonda. Nag-overnight ako doon kasi pag meron kami mga long exam opo, over the weekend, doon kami pupunta. Kunwari, magre-review kami. Anyway, so yun. So nakakilala ko, yun lang naman nakakilala ko dyan. And of course, si Ninoy was mas kakilala ko pa nga si Ninoy because si Ninoy was my benefactor. Meron siyang Benigno S. Aquino Jr. Governor Benigno S. Aquino Jr. scholarship para sa high school. And province-wide yon. Wow. And nung namatay nga siya, we felt so conscience-stricken that we formed that Benigno Aquino Scholars Association. For a time, we were meeting regularly in Tarlac trying to do social work, common good projects. And binibisita namin si Doña Aurora Aquino sa bahay niya dyan sa New Manila. And so marami, kwento-kwentuhan. But Ninoy Aquino, when he was governor of Tarlac, very young governor, I think he was only 28 at the time, kung meron siyang speech, pupunta yan sa Tarlac High School. And he will make a presentation to Section 1, which was our class. Meron siya dalang isal, meron siyang dalang ano ito, yung mga isal sheets, di ba? And meron siyang pointer. Ang taga-buklat niya ng kanyang isal sheet ay si Rosendo Kawigan. Yung kanyang yung ano niya, assistant niya. Ano ba yung bodyguard? Kanyang, sa provincial jail. Like, he was the warden of the provincial jail and he was serving as the main security person. Pero hook lang dyan na talaga ang Tarlac noon. And in fact, that was one of my earlier memories. There was a massacre in banda dun sa Tarlac Provincial Hospital. Di ba merong kampo dyan eh? Camp Makabulos. Camp Makabulos, yeah. But I think that happened when I was still so young na I don't even remember it. But I've heard about it. Ano yung kwento sa inyo, sir, na nangyari dito? Alam mo, may mga massacres na unknown talaga. So ano ang nangyari dito sa Camp Makabulos, sir? Yan. Nilusob ng Bukbalap. And so they killed a lot of soldiers. And I think even some nurses. Ewan ko kung bakit merong nurse doon. Anyway, baka military nurses. Basta, so I would once in a while hear about that. It's time na napag-uusapan yung mga Hukbalahap. And so that was always at the top of our minds, yung mga hooks. And actually, later on we will connect it with what happened na, di ba, nung tayo yung Communist Party of the Philippines. Medyo tumiwalag sina Bernabe Buscaino and joined the group of Jose Maria Sison, diba, sina Nilo Tayag, diba, saka sina ano na pangalan nito sa UST, sa American Bulabu. American. No, he was a professor sa UST. Anyway. Ano so anyway, professor sa saan? He's a famous professor. Nasa tip of my tongue. But he was part of that group. At that time. Ah, taka. Si ano yata to?
si yung professor ng Rizal, si ano? Lacus, yeah, Jose David Lacus. Yeah, si Jose David Lacus. Nagkasama ko yan sa Knights of Rizal. Natumbok mo. So yun, si yun. So ayun. Yeah. Sir, ito. So, ito di ba nagkaroon ng KM, but earlier than that yata, I'm not sure, ano? Meron kayo yung mga hooks na tinawag ninyong ano, mga Beatles, di ba? No, sa Tarlac, ganyan, may Beatles versus the Monkees. I think 1960s na yata to. Kasi kung 1960s ito, ano ito eh, ito yung panahon ng mga rock bands sa Britain. Yeah. Tapos may Britain or sa US, may Beatles, tapos yung Beatles ipinantapat naman sa Monkees. Eh, eventually, sir, di ba, may ganyan dynamics sa Tarlac, yung Beatles versus the Monkees. Ano ito? Yeah, well, medyo dehado nga naman ng gobyerno kung ang kalaban mo ay mga takalabas, di ba? Eh, opo. Hindi naman sumusunod sa mga rules yan, no? So, kailangan silang gumawa ng sarili nilang grupo na pangontra para makafgo, pero license to kill in the same manner that the Beatles o yung mga hooks were also committing atrocities, pero pinawalan mo ngayon ito, mga ito. To act exactly like they are, except that they are sponsored by government. Oh, mga nakakatakot din yun. Actually, Beatles or Monkees at that time. Tapos, unang ko na, hindi mo alam kung Beatles nga ba yun o Monkees yung nakikita mong umiikot o moronda. Opo. And which is why some mayors also developed a certain kind of administration na mabagsik. And I think even Ninoy Aquino as Tarlac governor was ano rin, nakilala din niya na mabagsik din apparently. Well, ang usap-usapan was that he had a modus vivendi with the hooks at the time. Uh-huh. And which is why he can say the provincial government, the provincial capital is open to anybody, and he would actually, in other words, it was not teaming with guards, hindi ba? So, right. Parang naisip namin na kwan siya, yung marunong siyang pagisama. Lumaro. Not necessarily that he was hook balahap, kasi parang that's too much of a leap. So it was more of a political accommodation. Even later on, according to the history, yung pagkikita ni Joma tsaka ni Ninoy. No, hindi. Yung si ano, si Commander Dante. Bernabe Buscay, no? Oh, ni Bernabe Buscay. It was really arranged by people close to Governor Aquino. But, kung naman mo yan kasi, titimplahin mo din yung mga relationships na yan. Kasi, correct. For instance, nung Vietnam War, the reason why we did not suffer so many casualties was because there was this certain Colonel Almonte who you know him, si Joe Almonte, made an agreement with the Viet Cong at the time. Yeah. Para hindi atakin yung mga troops natin. Oh, maganda yung ano ni Almonte, di ba? Na actually sir, buti na at sabi niya yan. Yan yung natutuhan ko kay General Almonte when I was reading his memoirs. Na if you are dealing with something, you just have to be open about your background. Di ba? Parang kasi di ba nung kay General Almonte,
Ally natin yung Amerika doon sa PhilCAG B na tinatawag PhilCAG Vietnam. Siyempre yung mga dahil tayo ay ally ng Amerika, pwede rin ang mangyari ay tayo ay atakehin ng mga Vietcong. Subalit sabi niyo nga si General Almonte, he was just open about his background. He dealt with the Vietcong and he said, you know, we are allied with the Americans, but we are not the Americans and we are not your enemies. Diba? And he was expecting, yung kwento niya dun eh, he brought a lot of Philippine flags expecting that so many people will be killed. So many PhilCAG B will be killed and that he is going to bring them home in coffins draped with a Philippine flag. And because of his double dealings with the Viet Cong, he did not bring those flags home in draped coffins, no? So alam mo yon, parang hindi na minimized yung naging parang casualties of the Filipinos dahil humanitarian mission naman yon, hindi naman siya combat mission talaga. And I think that is the same thing that was employed by Ninoy in dealing with the communists because he did not want the hooks and the communists to actually hassle him. And so he had parang double speak nga to keep the peace in Tarlac, no? So yan ang kanyang di ba? So yan ang ganda. So actually ito na nakikita niyo na yung dynamics of politics. Well, I mean, sometimes when you're too rabid, you really don't accomplish anything. Diba? You have to have at least a skill in negotiation, di ba? Oh, anyway, Sam, ito punta na natin yung ang ganda ng kwento, ang ganda. But I think we have to leave it there. We can explore this in other conversations. Pero dito nyo makikita, may UP pala sa Tarlac. May UP sa Tarlac. And yung UP sa Tarlac, I think it was Ninoy Aquino. I don't know who initiated it. Tama. Yeah? It was Senator Aquino that brought it there. Yeah. And this UP Tarlac is situated in what is now in front of the Central Luzon Doctor's Hospital. Diba? Yeah. That used to be the Tarlac Provincial Hospital. That was the old Tarlac Provincial Hospital. So, one floor lang siya, pero very nice layout. And so, it was converted into the Tarlac, UP Tarlac. And nilagyan ng population dun sa harap, di ba? Galing. Wow. Ang ganda nung setup doon. So, wait a minute. Are you telling me that the site of the old provincial hospital was not in the present provincial hospital now near Perlain subdivision, of course, where I am residing? Bago na yan. That's new. The old Tarlac Provincial Hospital was right across CLDH. Hospital Drive. Kuan na siya ngayon. Elementary school na siya ngayon. Wow. Kasi elementary school na siya ngayon. But that used to be the hospital. I know that kasi yung hospital na yon ay doon ako na-circumcise sa hospital na yon. So at that time, hospital pa siya. Incidentally, that is the according to some of my sources, the first provincial hospital in the Philippines established by the Americans. Yung TPH. Yeah. Anyway. So yon. And it had a very good reputation. So alam mo naman yung mga colleges sa labas. They got the reputation of being second class UPs, di ba? UP campuses. For instance ngayon, pag tinanong mo tayo, saan ka nang galing? UP Diliman. Bakit mo kailangan pa sabihin UP Diliman? Kasi may UP Dos Baños, may UP Baguio. But ang kagandahan ng UP Tarlac at that time was that yung mga nilagay nilang dean, for instance, yung first dean, si Dean Pascual Capiz. He was one of the foremost philosophers in Diliman. Diba? Kwan siya. He was a professor of philosophy.
And then, ang sumunod sa kanya ay si Dean Pascual, another renowned faculty member. And then, sumunod si Dr. Alejandro Fernandez. Yun actually was my boss and mentor for a long time. So, kadugtong yan nung aking career. Dali lang, magsasara lang ako ng pinto at mga doggies. Lalo maingit ang aking mga dogs. Sige yeah. Po. So, actually, yung UP Tarlac at that time, sumasabay kami. Palagi kaming nasa headline ng... palagi kaming nasa Philippine Collegian at the time. Kasi kinakalaban namin yung Student Council, and masipag kaming sumulat sa editor. Galing. Tsaka yung mga instructors namin doon, ang gagaling. Like si Dante Canlas was our instructor. Ganda ng caliber niyan. Yung sina Jose Esmundo, sina Henry Tejada. Wow. Magagaling. And then, actually, kung titignan mo yung panila, may mga Latin honors pa nga sila because they were brought there by Dr. Fernandez. Kumisan kasi kwan lang yan eh. It's a matter of motivation eh. So anyway, I enjoyed my UP Tarlac days precisely because of that. Na we would go to Diliman, for instance, for dialogues with the student council, with the staff of the collegian, nagbabanatan kami. I mean, ano nang taon nito, sir? Ano nang taon nito? This was 1966, 67, 68. Pumasok kasi ako doon 1966 eh. 66 to 68. Early and you 68. Were president of the student council of UP. Yeah, I was president of the student council of UP Tarlac. UP Tarlac. Oh, ang tanong nga, sir, what kasi 'di ba this is like your first involvement in politics in like social issues, and what prompted you in those times 1966, 67, 68, 'di ba this was like the first years of the first Marcos administration, wala pang martial law noon, 'di ba? What were the issues at the time that prompted you to actually come out and be active in politics? Well, mga student issues, yung mga freedom of the students to demonstrate, to express their views. Yun. Basically, and of course, there are also issues like, sasabihin ng dean, bawal manigarilyo sa loob ng building. So, yun, ng mga nagiging issue yun. Kasi, at the time, parang wala pa namang health consciousness noon. So it was just a curtailment of your personal freedom. Ganoon ang tingin namin noon eh. Di ba? Nakakatuwa. Parang kilala ko rin, may kwento rin sa akin si Dr. Solidum, yung matandang Solidum ng Polsay. Polsay yun, di ba si Solidum, no? Estrelita Solidum, yes. No? Estrelia Solidum. May kwento siya sa akin noon. Na may isang profesor sa kasaysayan, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Funny itong kwentong ito, sorry ko, kwento ko lang. I just have to let it out. Na sinabihan niya daw sa faculty center na huwag kang maninigarilyo. Habang naninigarilyo siya, please don't smoke in the building. Alam mo, after that, pagbalik daw niya sa opisina niya sa faculty center, may nakalagay na na papel doon sa kanyang pintuan, Solidum resign from the Smokers Association of the faculty center. Nakakatawa. So anyway, hindi ko na lang babanggitin kasi may kilala itong historiador na ito, no? Very active pa. Ay, hindi ko na lang sasabihin kung sino. Okay, no? Okay. Mukhang tumigil na siya sa paninigarilyo dahil I think healthy living na si Madam, ano? Or did she? I don't wala know. Na siya. Wala na siya. String. Pumala. Wala na si Estrelita. Oh, Estrelia. Oh, Solidum. Sa ano ko yan, nagkakwentuhan pa kami sa SM North habang nag-grocery siya. Nakakatuwa. Yeah, yeah, yeah. Anyway, sige po, tuloy natin. So, ito. So, itong time na to. Eventually, sir, your involvement to the student movement. Nung nag-graduate kayo,
This is about 68, sir, no? 68 or 69. Ano yung unang maging trabaho ninyo? Qualify po ba yung course nyo na kinuha noon? Yeah, qualify ako. Well, actually, backtrack lang tayo. The reason why I was inclined sa politics was unang-una yung tatay ko was a social studies teacher. Mm-hmm. And for some reason, yung tatay ko, although meron naman siyang lupa sa kare, at ng nanay ko may lupa noon, may lupa sa Pura Tarlac. Pero kun talaga siya, teacher siya. Gusto talaga niya maging teacher. And ewan ko, yung idealism niya, actually, yung nakikita mo yung mga puno sa highway papuntang Gerona, yung mga toll streets along the road. MacArthur Highway. Ikinanim niya ng mga yung mga practical agriculture classes niya nung nagtuturo sa Tarlac High School. So, ganun siya. And so, I imbibed a little of that. Parang it was so natural for me. Lalo na yung uncle ko nga, sabi ko siya, teacher din siya. Death march pa siya. And maaga yung aking kamulatan kasi yung uncle ko, dadalhin kami sa Mount Pinatubo area. Nakabili siya ng lupa doon eh. Ewan ko kung ang attachment niya. Kasi malapit yun doon sa, di ba, yung sa O'Donnell. So okay. Lalampasan mo lang yun. Punta ka na Santa Juliana. And then andun ka na sa Pinatubo. Aita Village. So meron siyang kondon na mango plantation. Actually, hindi naman tinanim yun. Talaga nakatanim na yung mga mangga doon. So nakita ko yung mga Aita, di ba? Na yung relationship namin sa mga Aita. And so, yung issues of inclusiveness, makuha sa akin yan. Wow. The other thing was, ang mga kabarkada ko nung I was growing up were our tricycle drivers. Hindi pa sabi ko sa iyo, we had something like 21, 22. These were the poorest of the poor. And they will pedal a tricycle from 6 in the morning to 6 in the afternoon. Okay. And they will normally mag-i-intriga yan ng 4 na piso. Yun nakita nila buong araw. Katapos hati sila ng nanay ko, so yon, 2 piso sa nanay ko, 2 piso dun sa kanila, and ganun lang ang buhay nila. And they will sleep in our garage, pero alam mo, nakita ko yung buhay nila. I mean, nakakaiyak na nakakatuwa din kasi okay. Meron silang camaraderie and ang ganda ng mga kwento nila about yung mga buhay nila. And actually, yun eh. Yung aking social conscience na brick talaga doon. And lalo na meron mga events like meron kami isang tricycle driver na magkapatid sila. But this one, medyo mga 30s na to eh. Pero nanliligaw siya ng isang estudyante sa Tarlac High School. Dapat ko kinukwento ito mga ito. But go. we didn't realize na meron kasong ganon. Kasi, di ba, pag nilarga mo na sila doon sa tricycle nila, babalik na lang yan sa hapon. Oh. And suddenly, nalaman namin sa radyo that there is this tricycle driver na kinidnap yung isang babae na estudyante. At itinakbo yung tricycle at yung estudyante. Okay. Later on, nalaman namin ito yung sinasabi kong tricycle driver namin. Mm-hmm. And, well, ang punod dolo noon, he was pursued by the police. And that same evening, inuwi nila doon sa amin, patay na. Binaril dito sa ulo. And
I remember for they had to lay him on our dining table kasi dining table namin pang sampuhan yun eh. And for a time he was there. Grabe din eh. Oh So can my you God. imagine? Ganyan ang mga Ito yung, sorry, ito yung bahay ninyo, which I just remembered, doon sa Kutkut first, right? Which is Kami between lang yan. your house is between the McDonald's today and the church. We're very near the church, actually, di ba? Of San Well, it's Sebastian. between the ano yung mall doon? There's a mall. Yung Gateway, ano, yung Gateway, tuloy yung Magic Star Mall. Magic Star. So, yung bahay namin is between Magic Star and the river. Our house is on the river itself, on the dike itself. Opo, opo. Yeah. Na ngayon, yung dike na yon nag-expand na. That's already the Benigno Aquino Boulevard, no? Right, correct. Going to TCT, going to Tarlac State University. Doon pala kayo nakatira noon. O, mama, nanonood si mama ngayon, actually, at sinasabi niya, gwapo daw ang kanyang anak, no? Dahil sa kanyang buhok, malinis tingnan. No? At nakikinig, ito po, mama, si Sir Doy Romero, na nakatira sa atin sa Tarlac. Sa mga panahon din na kayo ay nandoon. Actually, naging office na now ng PCSO, yung UP Tarlac. Itatawag na guest house eh. Guest house ng governor ngayon. Actually, yung ano, yung actually yung elementary school nasa kabila. Ang tawag dito yung San Vicente Elementary School where I voted, no? For a few years. But anyway, puntahan natin, sir. So, yung pala may ganito na kayong conscience. Pero bakit kayo na-involve? Bakit bigla noong mga panahon ng early 1970s, eh parang mayroong gustong umaresto sa inyo sa bahay ninyo, sa Tarlac, no? What was the context of that? Well, maganda kwento yan. So, yon, I mean, just tracing also because also of the Boy Scouting movement. So, mag-umpisa, Boy Scouts ako, and then, so, yung kaibigan ko yung si Bato. Ano pangalan ni Bato? One of the Boy Scouts na namatay sa Greece. Sa Jamboree. Wait, isa sa boys, Ibang Dolasa, si Hindi. Scout Tobias, Abano, Tobias. si Tobias. Tobias, o Tobias. Scout Si Tobias. Tobias. Yan. Tarlacan niyo yun. I think he was ahead of me by 2 years yata. O talaga? Anyway. Oh. So, may confluence yun eh. So, yung mga yun. Pagkatapos pumutok yung taal noong 1965 as a Boy Scout, naimbita ako na magpunta doon, di ba? I was 15 years old. Dinala ako sa Taal to help in the relief effort. Meron kami dalang goods. I mean, can you imagine to see a scene of devastation like that and see people crying and ibang klase. So, kung tinetrace ko yung aking social consciousness, yan, ng mga yan. Pero yung sinasabi mo, because I was also president of the Tarlac High School Student Council, itong sina Joma noon, tsaka sina Lino Tayag, eh, nagpupunta na sa mga high school, nagbibigay ng mga talks. Grabe, ang yaman ng inyong experience na kausap niyo si Ninoy Aquino, high school pa lang kayo, star class, di ba? Tapos pupunta sa inyo si Jose Maria Sison at si Nilo Tayag. At saka si Jose David Lapus. Jose David Lapus, grabe naman, grabe, grabe, ang tindi nila. Oo, so, I mean, we were invited as officers of the Student Council, di ba? So, Opo. nag-attend kami. Then, so, anyway, dalawa lang Buti, naman yan. buti, isa ka lang. Buti hindi kayo sumama sa Marathon Greece noong nag-11 Jamboree. Wala, I was too young. I was 2 years younger eh. Kaya kailangan senior scout at that time eh. So, Sinuwerte kayo, kung hindi, nako. oo May nga. street kayo, may Scout Romero doon sa Scout Romero sana, di ba? Scout Triangle. Sorry po. Sorry po sa mga namatayan. Hindi ko po, hindi ho joke yun. Ha?
of course, we just ano, dakila po yung mga Boy Scouts na yan, no, na ngayon ay ano talaga sila at I mean, it's so good to hear this na nakilala niyo pala si Scout Tobias at taga sa atin pala siya sa Tarlac. Ano? Tiga, tuloy niyo yung kwento niyo. Ano ang nangyari nun? So, anyway, I was naive. I didn't know anything about, di ba, parang leadership training lang ang tingin ko dyan eh. So, we had this conference seminar doon sa Tarlac High School Library. Yan nga, speaker namin si Nilo Tayag, si American Bulabu, na siyang American Bulabu, kaya yun naalala ko si Jose David Lapus. And then they organized another one, regional naman sa San Fernando. So after that, parang school by school, so they brought all of these student council officers of, ewan ko kung ilang probinsya yun, together in San Fernando. So I imagine that's where yung mga pangalan namin nakuha sa attendance, di ba? So we were already in the order of battle of some sorts. Kaya lalo na Camp Olivas yung nandun. So, but I never realized that, di ba? So yun lang naman ang dalawang beses na nag-attend ako. But nalaman ko lang yan nung mag-declare ng martial law that PC soldiers went to our house in Tarlac. Kinahanap ako. Mabuti lang, nasa Diliman ako noon. Kamontik na atakihin sa puso yung nanay ko noon. But you know, and which is really how poor the intelligence is. Because while that happened, yung pagkuha nila siguro ng mga pangalan namin happened when I was in high school, they didn't realize that in college, in Tarlac College of Technology, in UP Tarlac, I was actually an officer in ROTC for 2 years. But hindi na nila nakita yon. In fact, yung kinukwento ko sa iyo na as cadet officers of the, we had a battalion noon eh, sa Tarlac College of Technology. Because kasama dyan yung Nicanor Reyes Memorial Colleges sa Paniki, yung OCS Colleges, UP Tarlac, TCT, tsaka yung Tarlac College of Agriculture. So, altogether, there were 500 cadets. Now, we had an armory of maybe over 500 Garand rifles there that were serviced. And there were also Thompson submachine guns and also Browning automatic rifles. Of course, meron pa rin yung mga Springfields. Pero yung mga tactical officers namin had to issue live ammunition to us at that time. Kasi so pinapatulog kami sa quarters para kung sakaling lusubin ng hooks yung aming armory, there is going to be a fight. But I was 17 years old at the time. Can you imagine that? Pero alam mo, yung mga ROTC noon were really treated as adults. Yung ROTC nga, pinapadala sa Vican Ilocos Sur to pacify the political dynasties there. As a calming force. Anyway, so yan ang background ko. even before I went into college. So parang may military background naman kayo, ROTC. Tapos bigla ito, sinasangkot kayo sa left. Dito kasi hindi magkaduktong yung database nila eh. Nanonood yung tatay ko, Charles Chua. Baka unwilling, unconsciously nakita na kayo nito noong bata-bata kayo. Baka nagkasalubong kayo dyan sa F. Taniedo. Ano? Anyway, sige po, tuloy natin. So yun pala, so parang failure of intelligence. This was already martial law at inaresto kayo doon sa Kutkut. Pero nasa UP. Ano nang ginagawa niyo sa UP noon? Nagtuturo na kayo? No, I was, 1972, graduate na ako noon kasi kung ano nga ako eh. First quarter storm nga po, 1970.
So, mga kabats ko yung si Jerry Barican. Si Jerry Barican nga, actually, we were together even in fourth year high school. Opo. Kasi magkasama kami dun sa Interact Club ng Rotary Club. So, they would bring us to Manila. Ganda ng training namin noon. We will see all of these industries, car companies. So we had a view of the private sector and leadership conferences, even in high school. So maganda rin yung influence sa akin yun, yung Interact Club na yun. But in 1972, I was already a graduate assistant with the office of the Vice President for Development and Public Affairs. Yung din namin sa Tarlac, si Alejandro Fernandez became Vice President of UP. Mm-hmm. And kinuha niya ako as an assistant sa office niya. Mm-hmm. So, at the time na hinahabol ako doon sa Tarlac, I was actually in administration at the time. Of course, wow. Ang president doon, si S.P. Lopez. Uh-huh. Actually, si S.P. Lopez, we were actually on the same floor. And I mean, we would see each other every day. So, yan, mga kasama ko yan, si S.P. Lopez. So, you even were before there, that, actually. You were there during the Diliman Commune of February 1971? Sure, I was there. Wow. Eh, kita, I mean, hindi kaya nga kinakausap natin si Sef Doy, napakaraming karanasan. Very briefly, describe it. Baka mag-two parts tayo, Sef. But anyway, very briefly, please describe this Diliman Commune to our young students. Wala, hindi na nila alam ito. Well, yeah, okay. So, ang punot dulo niyan is the argument over whether the police and the constabulary can enter the UP campus. Yeah. And of course, we were saying that part of academic freedom is that hindi pwede pumasok ang militar at police at yung constabulary doon sa campus. So, actually at that time, Ninoy Aquino was already in the national limelight. I think he was already senator at that time. Senator, yes. Akala nga ng mga tao siya, Commander Dante, ng pucha, anyway. So, I mean, there was... Kasi yung Dante daw, yung Dante, may ibig sabihin daw yun, and yung A daw, yun daw yung Aquino. Di mga ganong teorya at that time, no? Anyway, ganun yung kagulo ng information ng mga tao. Actually, sabi ko doon sa tatay ko at that time, even before that happened, buy me a transistor radio. So habang nakikita ko sila, I was on the fourth floor of the Palma Hall facing the administration building. Can you imagine okay. that? Yeah. And meron na faculty center. Wala pang anong bintana yung ano. It's railings, right? Fourth floor of Palma Hall, railings yan. Walang, semento lang, walang bakal. Ah, ano pa lang siya? Rooftop. No, it's not a rooftop. Wait. Three floors nga lang. Sandali, ilang floors ba yung? Four floors, di ba? Four floors ngayon, sir. Pero ang alam ko, additional lang sa original, yung rooftop, yung fourth floor, which used to be a rooftop. Hindi. Meron na siguro. Nalagyan no, it was already four floors at the time. Yes. There is a rooftop. In fact, many people will not know this. But anyway, andun ako. Meron akong kasamang kaibigan na babae at the time. Na, uh-huh. na nothing naman. Just... interest, but we were together dahil ang daming estudyante na sakit na sa mata yung tear gas. Uh-huh. Ah, wala pa palang tear gas noon. Nag-negotiate pa lang si S.P. Lopez tsaka yung mga police doon sa in front of the administration building.
But I was listening to what was happening doon sa aking transistor radio. DZUP. Pero nakita ko sila. No, kasi may kunde, may merong mga national report at the time, DCRH, mga ganun. Oo. Kung narinig ko yung nangyayari. And then nung hindi sila maka-agree, eto na, lulusob na yung kumalis. Kitang-kita ko eh, ang dumaan sila doon sa likod ng faculty center. Putsa, eto na. So nung ato na sila sa may AS, papaputok na sila ng tear gas. Then nagulat ako yung mga bala ng Armalite tumatama doon sa wall nung doon sa fourth floor na Palma Hall. Kikita mo na natitingas yung semento. Sabi ko, ibang klase to ah. That was my first taste of bullets. So, from the fourth floor, nakikita mo, ito na sila. Then, andun na sila sa pagitan ng faculty center and then Palmo Hall. And then, andun na sila sa harap. So, tago na kami. Doon po na-discover na doon sa itaas ng Palma Hall, apo, there are rooms there kung saan yung tinutumbok ng mga pillars. Meron pang parang anthropology museum doon eh. But many people don't realize na doon pa sa itaas noon, merong taguan. Doon kami napadpad. Oh my God. And I don't even know that whether people know that there is a space higher than that anthropology museum. Anyway. Oh my goodness. but to be able to go there, you have to go through the windows and then umakyat ka doon sa parapet. Anyway. Oh my God. So yun. Grabe. And nang lumabas kami afterwards, madilim na, wala na yung mga police, pero blackout. And yung gate ng Sampaguita, which was metal, kita mo, meron tama ng .45 caliber. Sampaguita Residence Hall. Oo. Na napalabas yung mga Sampa at Kamya, napalabas yung mga babae kasi tinirgas din ang dormitoryo. At kahit nakatapis, nakatawel lang, eh lumabas yung mga naliligo dahil hindi makayanan yung tear gas. May kwento sa akin yan ng si Ate Susan na isang tagabantayog ng mga bayani. No? Ha? Ate Susan na local. So, na nandun naman ng panahon na yon. So of course, that standoff of the students, 9 days yon at natapos lang yon because of course, the students realized that they really cannot change the world. And they started to take away the barricades. Parang ano yan eh, yung Diliman Commune was like the Paris Commune. No? So, at saka sir, ano yan ah, yung Diliman Commune, di ba napatay si ano, nakita nyo yata yun, yung pagbaril kay Pastor Messina? Hindi ako nakita, pero that was, we knew about it kasi itong si math professor na talagang Marcos Die Hard. Inocentes Campos. Inocentes Campos. Diba? Umuwi talaga siya para kumuha ng bulletproof vest saka kumuha na siya. Pero nakita namin yung vehicle niya. Nandun. Nasinunog ng mga estudyante. Nakabalanda dun sa University Avenue. Grabe, first-hand account po itong naririnig nyo mga kaibigan, no? Ng panahon na ito, no? 50s, 60s, 70s, no? Na... Pero sir, siguro baka mag-pass forward na tayo because it's 8:30. Gabihin kayo. Talagang alas 9, tayo, baka mag-part 2 tayo nito kasi interesting din yung isang job ninyo. Pero di ba you went to the United States and you studied. Saan po ito? At ano po yung inyong kursong kinuha noon? Yeah, okay. So martial law na noon, 1973. And Americans were so interested in what was happening in the Philippines. So yung Rotary International headquarters, District 644, nag-offer sila ng isang Rotary International fellowship
doon mismo sa headquarters because they wanted to know what's happening. So, inopen nila yon. So, I applied and I was interviewed. And dahil political science nga ako, and what they wanted to know was what was happening, mukhang mas nabigyan ko ng bird's eye view. Apa. Yung situation, hindi lang yung very tactical skirmishes mga ganun. So nakuha ko. So I went to the US in 74-75 sa Northwestern University. I was a scholar, but it was only a 1-year program. So yung palang graduate program sa Northwestern was straight PhD. You get your master's on the way to your PhD, pero it was not a terminal degree. Anyway, nag-apply ako. Actually, natanggap ako eh. Kasi ang kagandaan ng mga estudyante doon, pinupull nila yung kanilang mga scholarships. At lahat ng mga estudyante, hinahati-hati nila yun. So everybody has a support, whether you have a scholarship or not. Ganda, di ba? Anyway, so Northwestern yun. Pero I saw the discrimination. So sabi ko, hindi ako magsusurvive dito. So, also, noon pa ba yung racism? Racism, which is addition. Oh, racism talaga. Anyway. Wow. So I felt that, hindi naman lahat eh. Actually, matingkad lang dahil very distinct yung racism ng yung ibang tao, even within the Northwestern campus. So I decided na if I'm going to stay in the US and work there and stay there, I would have to go home first. I will make the decision in the Philippines, not in the US. Actually, all my whole family now, all my siblings are in the US. Ako lang ang natitira dito and all of their families, yung pamilya ko, one na yan eh. Different cultures na yan. May Brazilian, merong Americano. Pag ano pala, pag nag-reunion yung pamilya nyo dito sa Pilipinas, ano yan, United Nations General Assembly na yan, sir. Ano? Oo, ibang class. I forgot to ask you a question before we go to that, no? Sino yung mga parang mga professor nyo of political science na medyo parang sa palagay nyo noteworthy na na-meet nyo o naging teacher nyo? For example, naging professor nyo ba si Professor Remigio Agpalo? No? O de, yung ganun, si ano pa? Pangulo leadership. Pangulo regime. Regime, Pangulo regime. Organic hierarchical paradigm. Kwan yun? Marcos loyalist yun. Anyway, okay. si Remy Agpalo, we were among the closest colleagues kasi we were fighting the ejection of a faculty member from the department. So yung si Remy Agpalo, si Emerenciana Arcellana, at si Segundo Romero, we brought that case all the way to the University Council, and kung hindi namin pinigilan si Remigio Agpalo, he was going to bring it all the way to the Supreme Court. Ganun siya eh. Ganun siya. And it was si Edgardo Angara was the president of UP at that time. And so, kinountermand niya yung academic freedom ng faculty na we were supposed to be able to decide on matters of recruitment and tenure and promotions, di ba? So yun. So we were together. It was a good fight. Di ba? It was a good fight. And I was actually assistant dean for student affairs at that time. I was in charge of Rambles and all of these things in the College of Arts and Sciences. Assistant dean of student affairs? For student affairs. Of the college. Dean Nemenso ba? Hindi. Si Ofelia Angangko. Ah, si Dean Angangko. Dean Angangko, which I met her when I was a younger
Faculty din ang kanko, yes. Oh, na-meet ko yan. Yeah. That was the time na it was still College of Arts and Sciences, hindi pa pinag-iwahiwalay. In fact, it was during our term na pinag-iwahiwalay yan. And as assistant din for student affairs, I was the one that scouted for the place, yung Kasaa building, di ba? Ah, wow. Oh, yes. The so, College was... of Arts and Sciences Alumni Association Canteen, or what we call the Kasaa. Bago nasunog yan, kumakain pa kami dyan. Nasunog, nakakabwisit. That was my project, funded by the Kasaa Alumni Association. Wow! Kasi ang balak na noon was ilalagay sa pagitan ng mga pavilion. Sabi ko, hindi pwede yan. So, nilagay namin ito sa parking lot. That was a parking lot eh. Pero yung parking lot na yun kasi mabato. Sa likod ng... sa likod ng psychology registrar's office. Yeah, registrar's office, yes. Registrar's office. The old and registrar's office, of course. Ngayon, iba na yung registrar's office. Malaki na. Ayun. Sam, ito. So, yung ano nyo, yung inyong experience, you have suddenly invited to the Development Academy of the Philippines. Now, what is this? And ano yung naging role nyo doon? Well, when I came back from the US, I decided to join the Development Academy of the Philippines kasi it was the only game in town. It was, if you were talented, if you were patriotic, if you wanted to do something about your life, that was it. I think Onofre Corpus was part of it, di ho ba? Oh, he was the president. He was the president. So, actually, basically, yung mga all the corpus was Upsilon, si Boy Morales was Beta Sigma. So, these were the two fraternities that really marshaled the talent into DAP. But there were others, of course, at Cameo. Boy Morales, tama, di ba? Is Horacio Boy Morales. Yeah, boss ko yun. Who used to be the Secretary of Agriculture during the time of Joseph Estrada, the time that agriculture actually performed very well in the Philippines. And Agrarian Reform, Department of Agrarian Reform. And Horacio Boy Morales is actually Tablaqueño. O taga-Tablaq din siya. Right. From kasi Moncada. May Morales, yung glass Moncada. Supply. Kanila yon, Morales Glass Supply. Nagpapagawa kami ng salamin doon. So anyway, sir, Wait. Iba yung Morales Glass Supply na yan. Ay, iba ba yan? Sorry. Ang Morales Glass Supply, sina Aleta Morales yan, classmate ko sa high school. Si Aleta Morales. Ay, stand. Sa Espanyeto Street. Papagawa kami. Shout out, ha? Aleta Morales pala yan. At sa kayong mga anak na hanggang ngayon yata, may Morales Glass Supply pa rin. Pero ito, sir, ito. Di ba parang, tuloy natin kwento nyo sa DAP, no? So, si Boy Morales, they got you. And this is at that time, the Marcos administration, despite it being, of course, a despotic regime, an authoritarian regime, was actually getting people from the academe to become part of the think tank. And I think the Development Academy of the Philippines, remember that Onofre D. Corpus was Secretary of Education. And he was still Secretary of Education at that time, o hindi na? I forgot. He was president of DAP, he was president of UP, and he was secretary of education. Hindi ko nilang ma... But, kung yan eh. Yeah. Yung concurrent positions yan. Wow! Oo. But and... he was the philosopher of the new society. Remember, he was debating with American, Dale... sinusundan namin yung debate ng mga yan eh, about democracy, liberalism, authoritarianism, the theory that you can have a revolution from the center, ganda. Anyway, but at the time, during the early days, walang masyadong problema yan kasi there were so many things that the country needed, so many bills that were languishing in Congress na
noong nagka-martial law, biglang nilabas lahat yung mga good ideas na yan. Kaya maganda rin yung performance during the early days. But, well, just to say what the value of a political science education is, dahil I was 25 years old at the time, and we were already crafting the laws that will make the Foreign Service Institute of the Department of Foreign Affairs. Before that, kasi walang Foreign Service Institute. Diba? And so we started the prototype courses that led into that. And the Social Weather Station, I was part of the group that organized that. That was just a project within DAP. And then inilabas ni Namahar, and then it became a private. Wow. So, yun. So, many others. So, it was a good time to participate in yan, yung mga agrarian reform, human settlements, irrigation, right, cooperatives. Ganda ng training ko dyan. I was all over the place. We would go to Zamboanga, we will go to Iloilo, we will go to Marinduque. So, galing ng and dahil wala pang kwan noon eh, wala pa kasing wala pang Congress noon at the time. So, everything was presidential decree, and DAP was one of the presidential decree factories in a way. Kami yung nagda-draft ng mga presidential decrees at the time. Yung mga laws, kasi remember that a lot of the Marcos laws, all of those presidential decrees and proclamations that were made by Marcos, unless they were repealed by certain acts and future republic, future presidential decrees, are still actually in effect as laws. That's right. So kayo po palang isa sa mga ano. Now, ito nga, so ibig sabihin, the Development Academy of the Philippines, ano ba yung parang eskwelahan ba yun? Do people actually go there to study? No, wala. It's, well, in a way, because the main program of the DAP at that time was the Career Executive Service Development Program. Which is now handled by the Foreign Service Institute of the Department. No, meron Career Executive Service Board. There is a meron din. Board. But at that time, we were training government. Ito yung mga secretary, undersecretary, assistant secretary levels, bureau directors. And klase-klase yan. It took them 11 months live in Tagaytay. Ganun ka bigat ang training na yan. Ngayon, I think they're still doing some of the trainings. And one of my friend, Jonathan Balsamo, who is the secretary of the association, because he's tourism officer of the Valenzuela City, actually attended one of those still continuing trainings of the Development Academy of the Philippines. But siguro ito, I'll put out the elephant in the room. Kasi some people might think na the Marcos dictatorship was a dictatorship. Why did you engage in government? Parang sabi nung iba, parang hindi ba kataksilan sa bayan ang pagsilbihan ng pamahalaan nung panahon ng diktadura? So, some would even think na, may mga taong bayani na pumunta sa kabundukan. But some of you were inside the administration. Ano yung ipapaliwanag nyo doon sa mga taong ganun silang mag-isip? Well, many people didn't realize that DAP was an academy that had such a spirit na administration and opposition were both there. So, Boy Morales is actually an NPA, di ba? No, he was the chair of the National Democratic Front. Di ba? Yeah, because I was his executive assistant at the time. And every time that he would go out to meet with people, and I thought they were all military types. But actually, I didn't realize that he was meeting people from the other side. So we will go out. I was his aide.
we will sit in the restaurant. So, nakaupo sila. Hindi, I was not part of the table. I was in another table. Pero ako yung alalay nga eh. So, until matapos yung meeting, and then, sabihin sa akin na, oh, next meeting, ganito, pakilista mo yan, the reminding. So, I was the secretary at ng mga meetings na yan. And I didn't realize that, well, later on I found out, kasi in Tagaytay, one time when I was already with the Careers Executive Service Board, may police ng Tagaytay na nagpunta doon, yung na-arresto yung certain Boy Morales. And sabi ko, eto nga yung yung walang consistency, walang fragmented yung intelligence nila. So, tawa ko, so tinawagan ko si Boy, sabi ko, sir, merong polis dito sa Tagaytay, na-arresto kayo. Ito daw yung address ng Boy Morales, Horacio Morales. And so tumawa siya. Ho, ho, ho. Ganun siyang tumawa. So tawa din ako. Eh, tawa kami dalawa. Yung pala totoo. So in a few days, he would, at the time that he was supposed to get the 10 Outstanding Young Men Award for Government Service, from that day, he went underground. Kasi they were on to him. Mm. And so, people don't know that even during that time, we already had that undercurrent. Hindi namin binubulgar siyempre yung mga kasama namin doon na who were, for instance, nung election na nag-walk out yung COMELEC. Snap presidential elections of 1986. Yes. Oh. Can you imagine how many people in DAP were there at the time? But did people know that in La Salle Green Hills, that was staffed by many DAP people? Oh, by the way, on February 22 or 23, the DAP was the first government agency to declare allegiance to the new regime. Support for the new regime. I was the one who wrote that declaration that went into the papers. And it was Jose P. de Jesus, who was later on to be the cabinet secretary of CORE. Hindi ka ba nagtataka na hindi kami binanish ng CORE administration? Why is it na? Yung DAP eh. Yeah. Hindi lang yun. Inasahan ang DAP na magbigay ng Jose P. de Jesus, di ba? And like si Babe Singson. Babe Singson was another executive assistant of Boy Morales during our time. Who did very well as Secretary of Public Works during the time of President Noynoy Aquino. He was the one who actually streamlined the procurement process so that there would be less corruption. So these people who are products of DAP and who worked with Morales and you and all of this, eventually they became part of government and changed itong a lot of things in our government, no ba? Yeah, because we knew what we were doing. And ang kagandahan kasi niyan, Chow, walang corruption sa DAP. There was no corruption. There was nothing to corrupt. There was nothing to corrupt. Only tiktok lang, tiktok. In fact, there are times na magsusweldo na, wala pa kami pang pasweldo kasi we did not have enough cash. So, just like, ang DAP, remember, does not get any budget from government during that time. We had to earn our keep by doing research projects and training programs and outreach projects. Pero sir, when you serve that DAP, you're also concurrently political science professor at the UP. Yes, yes. Daling. Sir, ito lang nakakatuwa kasi, of course, marami pa kayong kinuwento sa akin na hindi natin pwedeng ikwento. Especially yung sa SWS, no? Atin na lang yun. Hindi mo pwedeng ikwento yun. Yung survey. No, isa sa mga survey nila noon that actually... Oo nga, maganda yan. Gaya nun, di ba? Gusto ba ikwento yun, sir?
wasn't that a pivotal incident? Yeah. That many people don't realize. Hindi ko alam. Pwede, hindi natin pwede kwento yun pa, no? Well, wag muna, next time na. Isipin muna natin. Oh, sige. Kakausapin ko muna si Mahar kung pwede na natin ikwento yun. Anyway, kausap ko naman si Mahar mga has, no? 1986 yun, but ano muna, i-embargo. Like surveys, i-embargo muna natin yung results nung nangyari na yun. But anyway, ito po sir, no? Ang ganda nito kasi, of course, we have little time na, but ito pong pinakita ninyo, of course, you became part of the, kinuha kayo ng DOST, di ba, ni Dr. Josette Bio, to be part of those who will form what we call the Filipino Patriot Scholar. Siguro ito yung magandang pang-ending natin before we go to Q&A. Baka may mga tanong kayo dyan. Kasi ano eh, parang ito yung use of political science in actually making the difference to people. Diba? Especially when urging our scientists, not social scientists, but scientists to actually stay in our country. Diba? Paano po nyo nabuo itong Filipino Patriot Scholars Program na ito? Si Dr. Bio were invited to go to Australia. And so they saw similar patriotism development programs there. Youth leadership programs. But they did not know exactly how to do it. So, at that time, we were just ending our innovations at the base of the pyramid in Southeast Asia programs, School of Government. So, they asked our help. Ano ba yung inclusive development? So, we gave them presentations and lectures. And then, kami ni na Jail, we had a workshop with them in out of town. Hindi ko na maalala. Parang Laguna yata yun eh. So, kami ni na Jail, we had them design the Patriot Scholars Program. So, yun. That's how it started. And we ran it from 2018 to 2020. Nung nagka-pandemic. Next stop. But we were happy. We started out in MSU IIT. Doon kami nag-umpisa. And then we were having this Patriot Scholars Program every other week. Ganon. So naikot namin ang buong Pilipinas at that time. Yung sa Baguio, we already, it was in that same place that we had this in Northern Luzon. Wow. At ngayon, pinagpapatuloy natin yan. No? Nakakasama ko si Sir Doy. Pa-pull up speakers din kami doon ngayon sa tinatawag natin na Youth Leadership Camp. No? Scholars Uh-oh. Leadership Camp. No? And ito nga, ang maganda dyan is we're trying to convince students to be politically involved. No? Hindi lang mapirmi sa mga eskwelahan, sa mga labs, but also not just yung politically involved, meaning you do not rescind when you're called to service to become a leader, but yung social involvement, meaning politics as a way of public service, which is of course going to outreaches and gumagawa sila. Ang program nila after our camp is actually in the regions to create engagements using science in the community. Yan ang ganda po ng program na yan na ginagawa namin sa DOST. And of course, that was started by the former director, now consultant of the DOST Science Education Institute, Dr. Josette Bio. Siguro sir, babati na lang kasi hindi naman marami yung nagtanong, pero thank you po for those who watch. Can I just say something? No problem, sir. A major secret ng Patriot Scholars are the T-shirts. T-shirts? The T-shirts. Why? Kasi in every session, we give T-shirts. Iba-ibang kulay yan. Northern Luzon, Central Luzon, yes. Sa Tagalog. And they all get maybe 2 T-shirts. Because now that they are Patriot Scholars, pag nagka-disaster doon sa lugar nila and they wanted to organize, alam mo, ang organizational mechanism is the T-shirt.
Once they wear the t-shirt, they are in character when they were doing the leadership camp or the patron scholars. And so they are, kaya napaka-importante ng uniform sa army eh. Many people don't realize that you have to give them an identity that that galvanizes them and that pushes them to do good. Anyway, I will write about that next time. This is so good, no? Ito sir, si Jaymar Basangan. Good evening, Sir Romero. My prof in MGM sa PLM. Both are Tarlaqueño. Proud of you both, sir. Kami, ikaw at ako. Tapos, prof nyo daw siya sa MGM. Sa PLM, nagturo din kayo sa pamantasan ng lungsod ng Maynila pala, no sir? Oh, nagtuturo ako dun ngayon. Wow. I teach there. At the graduate, masteral and PhD level. Ngayon lang, meron akong klase e-governance. Every Saturday. Wow. Thank you so much. Siguro sir, ganito, ang huling question ko po sa inyo bago po ako magpaalam sa ating mga kababayan ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ay why should we engage with government? Kasi for example, ako, I have engagements now with some of our cultural agencies. And sometimes iniisip ko, bakit ba ako nag-engage, iba kritiko nga ako ng ni Bongbong Marcos, ng presidente natin, di ba? Bakit ako nakikipagtulungan sa gobyerno? What's in government now that maybe is different from other times? Na parang ngayon that you can serve our agencies na in a way parang without necessarily saying that your allegiance is with the leader of the country. Of course, by the way, hindi ko sinasabing wala akong allegiance kasi Republika natin to, presidente natin yon. I my criticism of the government is part of my loving the government, di ba? But it's different when you engage, when you actually have projects, when you actually deal with government. Why should we do it? Why should people actually consider even being appointed or running for a position in government? Well, an administration under a president over 6 years spends 40 trillion pesos, more or less, wow, of the people's money. And politics is about saan natin gagastahin yung 40 trillion pesos na yan. Kung taga Barangay San Vicente ka sa Tarlac, ano dapat ang toka mo dyan? I-compute mo yung 40 trillion divided by 113 million, yun dapat na nakukuha mo serbisyo. Iniisip ba natin yun? Hindi. Kasi pinababayaan natin yung kung sino-sino yung tumakbong artista dyan or medyo malakas ang loob o meron po na tumakbo, di ba? So, politics is about our work, our studies, our families, our communities, about our interests. Pati nga yung whether mabubuhay ka, mamamatay ka, ma-drug war ka. I mean, that's all politics. So, if you don't want people deciding for you, then you better participate in politics. And of course, you have to participate at the lowest level kasi doon ka talaga may bosses, barangay and municipio. Yun. And kaya nakakabindang-windang ang gobyerno natin ay pinababayaan natin yung mga political dynasties, yung mga malalakas ng loob na sila na lang ang tumatakbo. Kaya nga yung sa Patriot Scholars natin, sa ating leadership camp, sinasabi ko sa mga estudyante, napaka-intelligent niyo, bakit hindi kayo mag-crossover and provide leadership? It does not even have to be in government. Basta get on top of a bulldozer, an earth mover. I love it. Whether it is a government bulldozer or a private enterprise bulldozer or a civil society NGO, get on top of a bulldozer and clone yourself, multiply yourself. Yun. That's the answer. Ang ganda, no? So that's the reason why we should continue engaging
our government. Because sa totoo lang, sa dami ng pera ng gobyerno, when you engage with government, it is actually when you can actually do something. Diba? Whether you change one life or you change, you know, a number, many people's lives, is the government. Parang entering government or at least engaging, having projects with the government is the way to actually do it. And again, sabi nyo nga, there are also other ways like NGOs and all of that, no? Private sector initiatives. Pero this is also tells us that yung engaging in public service, servisyo pa publiko, is actually when you live what do you call this? When you live beyond yourself and your family, di ba? Kumbaga yung thoughts mo is not just feeding your family, which you should do, di ba? But also going beyond that. All right, so sir, wow, this has been a wonderful conversation. Salamat po. Baka may mensahe pa kayo sa ating mga kababayan bago ko po isara ang ating topic. Well, sabi nga nila, civilizations flourish in places where people plant trees under whose shade they will not sit. Wow. Di ba? Wow. So, yun ang kailangan natin gawin. Let's create value for society, not just for our families. Ay, sige po. Sir, huwag muna kayong aalis pala at magpapapicture lang tayo pagkatapos ng theme song. No? Okay. By the way, bago ko, ang ganda nung sinabi ni Sir. Kumbaga, ikilos natin yung kamay. Sabi nga ni Emilio Jacinto, ikilos natin ang ating mga kamay para magbago ang ating lipunan. Paalala lang, may Marcos Regime Project, diktadura.up.edu.ph. I think this is from the Third World Study Center. And nakalagay yung mga some of the interviews that they did. And these are transcripts, and Horacio Boy Morales interview is actually here, no? Pwede niyo i-download yung downloadable yung interview. So you can learn more about Sir Boy Morales. No? Ano na si Sir Boy Morales? Namayapa na siya, ano sir? Yeah, maaga siya namayapa, unfortunately. Unfortunately. But yan, so yun. Again, Sir Doy Romero, thank you so much. And thank you for telling us and showing to us. First, na yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, tsaka yung kapamilya ko, masaya kasi na ikwento yung Tarlac namin. Ang mahal namin Tarlac. And thank you for that. This priceless ang interview na ito, no? But also priceless because there's a Tarlaqueño who actually is an example for Tarlac people na ito, no, maging socially aware tayo. Alam nyo, I will be frank with all of you, no, na sometimes in Tarlac, parang hindi naman sa nakukulangan ako, pero hindi tayo masyadong expressive. I know that everyone, every person there who sweats his blood, di ba, is guts out in working. Alam nyo, we cannot demand so much from you eh. Di ba? Kasi nagbabalat na kayo ng buto. Pero mas apparent kasi sa ibang mga lalawigan minsan, yung kanilang social conscience. No? So I guess Sir Doy Romero is actually an example na pwede pa nating palakasin yung social conscience natin sa Tarlac. But also for many of us, for the whole country, is really to engage our government. Never stop engaging your government, whether you are debating with government or having projects with government. Never stop engaging it because it's your money that they are spending, di ba? At kailangan na ito ay mapunta sa tamang mga gawain, sa tama. At kailangan, kaya nga may Mandanas ruling, di ba, ng Supreme Court, which means that you can actually have a say in the local government how to use your money. Diba? And dapat involved tayo dun sa conversation na iyon. So I guess that's it, no? Ingat kayo lagi. And at Monday na po muna tayo sa ating schedule. Dati po Tuesday, Monday na po tayo. Please tell everyone na Monday na po, every two Mondays ang ating kasaysayan kay Saya. Alright? So again, thank you Sir Doy. Maraming salamat din. Maraming salamat. Thank you po. At maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig sa atin. At lagi po nating tatanda. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Lagi nating tatandaan ng kasaysayan ay kaysaya. Bye-bye!
kalangitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat puntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Sisikap